Hi guys! Welcome back to my channel, Delia Wisher Vlog. Sa mga hindi ba nakakaalam ng aking channel, guys, ako nga ba sila Delia Wisher? Bohulan ako, guys. Taga Bohol. And Bisaya. Ang dialect ko is Bisaya. Pero gusto kong mag-Bisaya talaga. Pero may mga subscribers kasi ako hindi nakakaintindi ng Bisaya. So, mag-Bisaya. Mag-Bisaya sa ako. Kumusta mo tanan ako mga subscribers sa mga Bisaya? Og sa nag-request niya ning video nga og unsaon nako pag-aunsaon pag-apply diri sa Macau. Pasensya na dugay ni nako mabuhat nga video kay unsaon nga kuan manggug ko kay nang busy. So may nag-request kasi nito guys na video na to na kung paano ako nakarating dito ng Macau at kung paano mag-apply dito sa Macau. Guys, andito kami ngayon sa ano, sa yung background na itong nakikita sa seaside to ng Fisherman's Wharf sa Macau. So, hindi na kami pumasok doon. May International Food Festival kasi doon. So, ang daming tao. Kaya, hindi na kami tumuloy na ano dito. So, andito kami ngayon sa seaside. Yung background ng nakikita guys is ano yun, yung tulay. Tulay ng papuntang Taipa na yun. So, sa nag-request nito, sige, sasagutin ko na yung ano. Kasi alam ko, ang tagal ko na hindi ito nasagot. Marami po kasing paraan ang pag-a-apply yung papunta dito sa Macau. Maraming mga aplikante dito, maraming nagtatrabaho sa hotel or mga cleaners or kung may mga ano din sa mga opisina, depende sa kung anong trabaho nga applyan mo, pero as a domestic helper, kasi domestic yung ina-applyan ko, so yun lang isi-share ko. Paano nga ba ako nakarating dito sa Macau? Since 2011, ang apply ko talaga is Hong Kong. So, ang proseso, eh syempre, pag first time mong pupunta sa ibang bansa, although second time na akong kasi dati akong itatrabaho din sa Lebanon, so pangalawang apply ko na papuntang Hong Kong. Diyan po ako nag-apply sa Mabini, Harrison, sa ano ba yung agency na yun? Nakalimutan ko na yung agency kasi sarado na rin yung agency na yun papuntang Hong Kong. So, cash basis po sila noon. Bali, ang binigay kong placement fee is 80,000 cash, 80,000 pesos. Pero umabot siya ng 100,000 yung nagastos ko dahil may mga medical, tapos yung may mga iba pang lakad-lakad. So, umabot ng 100,000 yung nagastos ko. Tapos, nung makarating ako ng Hong Kong, hindi ko nagustuhan yung employer ko. So, bali nag-break contract ako. At gusto ko nang umuwi ng Pilipinas nung time na yun kasi parang hindi ko kaya yung trabaho doon dahil yung employer ko is parang hindi sila makatao dahil yung sobra-sobra sa trabaho tapos wala nga sa oras yung tulog ko. Makakatulog ako ng 12 o'clock tapos magigising ng 4 o'clock. So, hindi ko kaya yun. Kaya nagpaalam ako, nag-break contract ako na pero natunugan ng agency ko na gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. May nag-advise sa akin na pwede ko pang makukuha yung placement fee ko lahati kasi wala pa akong 1 month. And then nung nagpunta na ako sa consulate, nag-file ako ng reklamo, sabi naman nila, pwede kong kukunin yung kalahati. Pero, inopera nila ako ng papuntang Macau. So, ginrab ko na yung opportunity na makapunta dito sa Macau.
Bali, ang accommodation, sila po yung nagbigay sa akin ng matutuloyan ko sa Macau. And then, yung agency nila, bali sila ang nag-provide sa akin ng ano, nagpo-provide sa akin ng matitirahan hanggat makahanap ako ng trabaho. So, tinulungan din naman nila akong makapagtrabaho. Nakatrabaho ako dito sa Macau. Silang naghanap sa akin ng employer. So, pumunta ako dito sa Macau as a tourist. Bali, tourist yung pupunta ko dito at nag-apply ako ng agency. Pagkatapos na makakuha ko ng trabaho, bali, dinidak po nila, binawasan, ang first salary ko is binawasan nila ng 2,000 pataka, which is equivalent to, at the time, mga 10,000 to 12,000, ganun. Tapos, dalawang buwan, so bali, 4,000 MOP ang binayad ko ulit dito sa agency, sa Macau. So, since 2011, awa ng Diyos, naging maayos naman yung amo ko. Mabait naman sila sa akin, kaya so nagtatagal ako sa kanila. Bali, kung gusto mong ano, kung gusto mong mag-apply dito sa Macau, ang payo ko is mag-apply ka sa agency sa Manila, or meron din through online ata, kasi dito maraming nag-aano, maraming pumupunta dito na as a tourist. Halimbawa, may nag-invite sa kanila, yung pamilya nila. Or i-invite sila dito na kunyari tourist sila. Tapos pagdating dito, mag-a-apply ng trabaho sa agency. So yung iba nakakalusot, pero illegal yun. Hindi yun legal. Pag mahuli yun na nag-a-apply as ng trabaho, tourist ka dito, maaaring pwede kang i-deport sa Pilipinas or makukulong. Pero yung iba, nakakalusot din. Maraming nakakalusot. Meron nga ding naguhulog lang ng kanyang resume. Tapos, na natatawagan ng employer. Kagaya yung nakilala ko na nag-tourist lang siya dito. Tapos naghulog siya ng resume. And nakuha yung application form nila, tinawagan. So, yun, naswertihan sila, less yung gastos nila. Pero, yun nga, pag tourist, walang chance gaano. Kasi kung halimbawa, pupunta ka dito sa tourist, tapos hindi ka makapagtrabaho, pagkatapos ng one and a half month or almost 2 months, kasi pwede ka namang mag-exit, pwede kang uwi ng Pilipinas kung wala kang trabaho. Hindi kagaya pag mag-agency ka, at least yung agency mo ang maghahanap ng trabaho mo dito. So, yun. Meron silang ano, merong agency akong alam na ano, na papunta dito ng Macau. Diyan sa Icon, at Icon Agency sa may Makati. Isasulat ko yung address nila, and then yung link, may application through online, pwede mong i-check yun. At yung mga kaibigan kong tinatanong ko rin kung paano sila naka-apply dito, ganun din ang ginawa nila, nagpunta sila ng agency sa dyan sa Manila. Tapos, yung agency ang naghahanap ng employer nila dito. As a domestic helper lang ha. Pero yung ibang mga professional, yung mga professional na ina-applyan, kagaya mag-ano ng hotel, meron yung through online. Pero, sa nagtanong nito, as a domestic helper, yung tinatanong, inano mo, yun yung sinabi ko sa'yo na mag-apply ka sa agency. May mga direct hiring sila dyan, yung galing ng Manila, papunta dito ng Macau. Pero sa ngayon, mahirap na, hindi na kagaya dati, kasi dahil nga sa pandemic, ano na siya, yung masyado na silang mahigpit dito. Yung
hindi na siya basta-bastang tumatanggap ng mga aplikante ngayon. Kasi, di ba, maraming mga nawala ng trabaho dito, maraming napauwi ng Pilipinas. So, konti na lang po yung chance. Pero, hopefully, kung magiging okay na ang lahat, bumalik sa normal ang lahat, babalik din yung mga ano nila, yung siguro yung chance na pwedeng mag-apply dito sa puntang Macau. Pero sa ngayon, magpunta dito kasi masyado silang mahigpit nga at saka nakaban pa yung lahat ng mga tourists or yung hindi residente dito sa Macau, hindi sila tumatanggap. So sa ngayon, yun to lang po yung update ko at saka pasensya na dahil ngayon ko lang talaga to na nasagot, pero nawa kung magiging okay na ang lahat. At kung gusto mo talagang pumunta dito sa Macau, try mong mag-search sa online. Yung sa Icon agency, pwede 'yun magpa-process sila. At yung ano yata yung sa Speed agency, yung diyan sa Mabini, meron din. Mag-search ka sa online. I-check mo rin sa POAA kung legal yung agency na 'yon. Basta sa ngayon, ang masasabi ko lang, hindi mo na sila tumatanggap ng mga aplikante sa as of now. Og maura to guys sa magbisaya sa ako. Lisod mag-apply diri karon nga panahon nga naay pandemic. Pero ampo lang ta sa Ginoo nga mabalik na sa normal ang tanan aron maka-apply mo diri sa gustong mag-apply diri karon. Og salamat kaayo sa pag-request nimo nining video og unta. Dili ka magano, dili magsige ta. Ini pa kong suportahan diri sa ako ang video. Og salamat ninyo, salamat sa mga subscribers ko. Salamat sa lahat ng mga subscribers ko. Pasensya na, nagsalita muna ako ng sarili kong dialect as a Bisaya. Kasi mas masarap talaga yung gamitin yung sariling dialect. Pero alam ko naman guys na marami din akong mga nakasubscribe na hindi nakaka-intindi ng Bisaya. So, yun guys, maraming salamat sa patuloy niyong pag-suporta sa aking channel at saka sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. And pasensya na guys, yung mga contents ko ngayon hindi pa naman gaanong maganda, pero hopefully guys magkaroon ito ng improvement sa darating na panahon. Sikapin ko po guys na ma-improve yung mga contents ko sa aking vlog. Pero pasensya na guys sa ngayon kung ano-ano muna yung na-vlog ko kung dahil minsan busy ako. So, hindi ako masyadong nakakapag-vlog. So, ito lang muna guys at maraming salamat sa inyo and God bless and thank you sa patuloy niyong pagpapanood sa aking video. Maraming salamat. God bless and have a nice day. Thank you.